Hi, moms and dads. Mommy Ruby is back with a brighter lipstick. Okay, so ngayon, wait lang ah, sorry. Na-distract naman ako sa shadow ko sa likod. Naglagay kasi ako ng flashlight kasi okay na pakwento pa eh, no? Pangit talaga kapag kulang yung lighting, ano, kapag hindi enough. Anyway, sige, pagpasensyahan nyo na. Basta mag-focus na lang tayo sa review ko ngayon. Ngayon, i-review ko ang aming Playtex bottle. So, this is our bottle. Okay, our Playtex. Okay. Yan. This is our Playtex baby bottle. At paano ba namin nalaman itong Playtex bottle na to? Kasi parang hindi naman, actually hindi rin namin siya naririnig noon. At hindi namin siya masyadong nakikita sa kahit na anong site. Hindi ganun kadalas, hindi katulad ng ibang brands ng bote. Pero nalaman namin yung tungkol dito sa bote na to dahil sa What to Expect website. Actually, itong What to Expect na to, meron din siyang app. Meron na ako nito nung buntis pa ako at maganda siyang app kasi, yun, from the name itself, What to Expect. So, malalaman mo doon what to expect during first trimester of pregnancy, second trimester, third trimester, lahat, pati tipong mga what to bring in the hospital. So, lahat na what to expect talaga, nandun siya. So, if you're watching, if you're a mom, or if you're expecting mom-to-be, kahit dad-to-be, kasi syempre very much involved din naman ang daddies, di ba, sa pregnancy stage ng kanilang wives. So, yes, kung expecting kayo, maganda na meron kayong what to expect app sa phone or any gadget ninyo. Kung ayaw niyo naman mag-install, meron din naman siya sa ano, pwede niya rin din naman na i-ano na lang sa website, type niya lang what to expect. Anyway, so ayun, sa what to expect ko nakita na Playtex is the best bottle for gassy babies. Meron kasing article doon na best bottles for babies. So, ito yung sinabi doon na best bottle for gassy babies. At dahil medyo kinakabag-kabag si baby noon, o di syempre, kinonsider na namin kumuha nitong Playtex bottle. So, we got this for 299 pesos sa Shopee. Wala nga lang kami makitang official store ng Playtex. Pero meron naman preferred sellers na meron nito. So, ayun, may napili kami isang seller. Tapos, yun, 299 ito isa. Okay, so, ano ba ang nagustuhan namin dito sa Playtex bottle? So, syempre, una, parang yung sinabi ko rin sa pigeon review ko, hindi siya catchy at first. Ewan ko ulit sa inyo, moms and dads, pero sa akin, hindi siya ganun ka-attractive, hindi katulad ng ibang mga bote. Yun. Pero, habang tumatagal naman, okay na rin siya, lalo kapag pinipicture ko si baby na nagamit to, nag-ready siya dito. Okay naman. Okay naman. Yun. Pero, yun nga, kahit na hindi siya naging catchy for me, for us, kami ni Hubby, kinuha pa rin namin to kasi yun nga, recommended by What to Expect. So, ayun, kumuha kami nito. At, na-amaze kami dahil sa kanyang unique vent system. So, bakit siya may vent system? Kasi, well, isa rin to sa mga anti-colic bottles na meron tayo sa market. So, ano ba yung colic muna? Pero, okay, parang hindi na ito mapahaba. I suggest, panoorin nyo na lang yung pigeon bottle review ko dahil doon din i-find ko na yung colic with reference, okay? At kung ano yung nagkakos ng colic. So, ayun. Yan, please watch na lang. Pero baka may mabanggitin naman ako tungkol sa colic dito sa review na to. Okay, going back. So, ayun, itong bottle na to, anti-colic siya dahil ini-aim niya na mabawasan yung air ingestion ni baby para hindi siya kabagin na maaring mag-cause ng colic.
So, ayun, meron na kayong clue, ano, sa causes. Pero gaya nga na sabi ko, maaaring mag-cause ng colic. Kasi wala naman pang definite cause daw talaga ang colic. O, yan, so, sinasabi ko na nga. Ayun, so, kung paano nababawasan yung pagiging kabagin ni baby sa bote na to ay dahil sa kanyang unique vent system. So ang kanyang vent andito sa ilalim. Ito lang yata yung bote na nasa ilalim yung vent. Oo, kasi iba naman yung mga bote. Yun nga, nasa taas, ganun. Pero ito, nasa ilalim siya. So, dito pumapasok yung hangin na kailangan para ma-push yung milk toward your baby's mouth. So, buksan ko ha, papakita ko sa inyo. Ayan. So, ito, ayan, kita niyo yung butas. Ayan. So, dyan papasok yung hangin. Pero baka may isip nyo, edi magli-leak yung milk. So, syempre, hindi naman pwedeng ganon. So, meron siyang ganito. Ayan. So, ilalagay dito. Ayan. Para hindi matapon yung milk. So, ayun. Pero syempre, tatagos naman din yung air, di ba? So, yeah. Ayan. Papasok dito yung air. At maganda siya kasi hindi siya magmimix doon sa milk. Yun. So, ano. Asan na ba ako? Medyo nawala ako. Ayun. So, kaya unique yung vent system niya. Maganda. Ano pa ba ang nagustuhan namin dito? Okay, yung pagiging angled niya. Ayan, pansin nyo. Ayan, angled siya. So, dahil sa gentong structure niya, dahil sa pagiging angled niya, napopromote tuloy yung upright feeding or semi-upright feeding. Kasi imagine nyo naman, kung halimbawa talagang ilalay flat mo si baby sa bed o kung saan man, na actually hindi rin talaga recommended, no? Pero kung yun nga, halimbawa, ilalay flat nyo, ang hirap naman, di ba? Imagine nyo, ilalagay nyo to sa may chest niya, mahihirapan siya na magdede. So, ang mangyayari talaga, mapipilit ang katuloy niya yun na talagang papaupuin si baby or ipoposition na at least semi-upright man lang o kung hindi man upright feeding. So, ayun, maganda siya kasi pag upright feeding, kumbaga, hindi, wala siyang ma-aspirate na gatas. Kumbaga, didiretso siya sa stomach ni baby and the milk will stay there. Diba? The milk will stay where it should stay. So, ayun, maganda. At dahil nga ganun, dumidiretso siya sa stomach at mag-i-stay doon, napiprevent din yung reflux or pag-spit up ni baby. So, napakaganda, diba? Kaya nga, nabasa ko rin, recommended din talaga ito by pediatricians kasi napopromote yung upright feeding. Also, dahil nga sa upright feeding na ayun, na nagagawa, naiiwasan din yung pagpupul ng milk sa mouth ni baby. So, maiiwasan yung mapupuno ng gatas yung bibig niya, yung bunganga niya. At dahil naiiwasan yun, may iwasan din yung pagpunta ng milk sa middle ear na pwedeng mag-cause din ng ear infection. So, ayan talagang binasa ko, no? Kasi syempre, moms and dads, isama natin ang dads, moms and dads, di ba, kailangan tinitingnan natin mabuti, pinag-aaralan natin yung mga binibigay o pinapagamit natin kay baby, di ba? Kasi, syempre, they're babies, so kailangan safe and talagang good para kay baby. So, ayun. Again, yung pagiging angle niya, maganda kasi it promotes upright feeding na nakakatulong na maiwasan din ang ear infection at yeah, para diretso siya sa stomach. So, ayun. At maganda nga yung vent system niya, napaka-unique, nang gagaling dito sa base yung hangin. So, it doesn't mix with the milk. So, yun, napakaganda niya. Siya nga pala, itong nipple niya, ayan, nakalagay dito, asan na ba siya? Slow. So, slow flow.
kasi nga for babies, hindi ko nga lang sure kung 1 to 3 months yung slow flow. Pero ngayon, 4 months na si baby, okay pa rin naman sa kanya. Parang hindi pa naman siya nangangailangan ng medium flow. Pero yun nga, pag bumili kayo nito, yun yung kasamang nipple, slow flow. Tapos kung makikita nyo sa itsura, ayan, nakalagay din pala dito, natural latch. Tama ba? Natural latch. Kasi mukha lang daw siyang natural. Okay, parang para maging natural yung paglatch ni baby dito, parang kay mommy. Yan. So, yun. Ito lang sa yan. Tapos ito. So, wide neck siya. Kaya for easy clean up din, for easy cleaning din. Madali siyang linisan kasi nga ito, malaki yung hole, wide neck siya. So, ayun lang. Ano nga pala to? 6 ounces. Yung kinuha natin. 6. 6 ounces. 200 ml. So far, okay naman itong bote na to. Ano lang, ano ba, medyo, kasi ngayon, nasa 5 to 6 ounces talaga ang consumption ni baby. Pero, dun sa isang bote namin na 8 ounces, nauubos niya. Yun. Pero ito, minsan natatagalan siya mag-ubos ng milk dito. Hindi ko alam yung exact reason. Pero, iniisip ko, baka doon sa nipple, feeling ko na nibago siya dito sa nipple kasi medyo, ano di ba, parang medyo kakaiba. Hindi katulad dun sa ibang nipple. So, ayun, I'm thinking baka yun. So, hindi naman niya sobrang inaayawan itong bote na to. Yun nga lang, medyo matagal niya maubos yung 6 ounces. Eh, nakakaubos din naman siya ng 8. So, ayun. Pero other than that, okay naman. Yun lang. So, again, very simple and convenient. Simple ang itsura. Merong unique vent system. Yan, unique vent system. And madali siyang i-assemble kasi nga wide neck. Tapos, yun lang pala. Okay, buti na lang pala. Medyo may hinabol ako, no? Hindi ko masabing 100% talagang effective yung kanyang vent system. Kahit na maganda. Kasi nga, dahil sa base siya nang gagaling, yung air, okay sana. Diba? Kasi hindi siya mag-mix with the milk. Pero yun lang, minsan kasi, may times lang na parang medyo nag-struggle din si baby sa pag-suck. So, ayun, tatanggalin niya yung mouth niya, tapos makikita mo yung bubbles. So, ibig sabihin, kumbaga, yung hangin, di ba? Medyo minsan malalaki siya at marami. So, malalaman mo kasi kapag ganun na medyo maraming bubbles at medyo malalaking bubbles, para nagkaroon ng rush of air. So, masasabi mo na medyo nag-struggle si baby. Kaya, parang, ang question tuloy doon, hindi, kumbaga, hindi ba sapat yung vent niya, samantalang, ang dami naman niyang holes, di ba? Ika lang, hindi ko matapat. Ayan, ang dami naman niyang holes. So, minsan, parang yun yung question ko. Hindi ba to sapat na kumuha ng air sa dami ng holes na to? Baka, hindi ko alam eh. Pero, if you have any idea, kung meron kayong mga theories, di, please comment down below, educate me. Ayun. So, yun lang naman. Pero, gaya na sabi ko kanina, minsan lang, hindi naman laging ganon. Minsan lang. Baka naman pwedeng masabi na normal lang din. So, I'm not sure. Pero, yan ang sabi ko, minsan lang naman. Overall, okay pa rin naman sa amin itong bote. Kasi mas marami namang times na okay yung feeding ni baby dito kesa sa hindi okay. So, ayun. Ano pa ba? Yun lang siguro. Siguro ma-share ko lang din. Ito, kumbaga, muntik na namin bigyan ng 3 stars si seller dito dahil first time din namin na experience na, di ba pag nag-place order ka,
sa Shopee, ang susunod na matatanggap mong notification ay, halimbawa, COD payment has been approved. Ganon. Tapos, ang next notification na matatanggap mo na doon ay, kumbaga, ship out na yung item. Pero for the first time kasi na nangyari sa amin, hindi agad. So, ship out siya actually on the third day. On the second day, minessage ko si seller. Ayan, nag-share lang ako, no? Minessage ko si seller na kailan po kaya possible na ma-ship out yung item. So, kasi ngayon lang namin na-experience, this is the first time na yun nga, 2 days na, pero hindi pa na-ship out yung item. We know naman that it's just one item, pero kasi syempre we're excited about the bottle, kumbaga excited na kami ma-experience tong bote na to, ma-experience ni baby yung bote, excited na kami. So, ayun, pero buti na lang, nag-message muna ako kay seller. Kumbaga, andun na yung thoughts na, ay, bigyan na lang ng 3 stars. Pero, I gave the seller the benefit of the doubt. Kasi, paano kung meron naman siyang valid reason, di ba? So, kesa naman mag-iwan tayo ng low rating or average rating, eh kung valid naman yung reason niya, ano naman, sayang naman. So, ayun, I messaged the seller, then I asked nga, tapos, yun nga, second day yun, tapos sabi niya, possible po tomorrow. Tapos yun, sabi ko, why po? Eh, sorry, kasi excited lang kami, and this is also the first time na ganito, ganyan, yun nga yung sinabi ko. Pero yun, sabi naman ni seller, na marami kasing backlog from last sale, so, i-make sure na lang niya na, kinabukasan ay i-ship out na. Tapos yun nga, kinabukasan, ship out naman niya. And then the next, yun yung third day, then the next day, fourth day, andito na sa bahay. So it took 3 days for the item to be shipped out, but only 1 day to be delivered. So okay naman. So yun, nung natanggap namin, tapos na gamit na rin namin, ayun, binigyan pa rin namin yung shop ng 5 stars. And we're satisfied naman with the bottle. So, ayun lang, tip lang din, moms and dads, pag may bili tayo sa online, Shopee man or Lazada, siguro, let's not give low ratings right away. Let's give the sellers the benefit of the doubt. Kasi baka mamaya meron naman silang valid reason for not arranging shipment right away. Gaya nga nung si seller dito sa bote na to, yung pala meron silang, kumbaga maraming backlogs from last sale. Which is understandable naman. So, ayun. Mas magandang smooth, di ba, yung transaction. Maganda yung transaction. At the same time, hindi tayo nakapag-iwan ng well, wala lang. Kumbaga, I know naman, syempre preferred seller na yun. So, kumbaga established na yung shop nila, pero still kung merong low rating, 'di ba? Ano pa rin eh, parang it gives an impression pa rin, negative impression kapag may low rating. So, yun lang, as I've said a while ago, kung meron naman silang valid reason, parang unfair naman sa kanila if they receive low ratings. Yun. Okay. So, napa-explain patuloy ako at napahaba pa itong review na to. Pero, that's a tip, ha? Okay, so, yes. So, that's it about this bottle. Again, thank you for watching. Wala na siguro akong madadagdag. Thank you, and see you again in my next vlog or next review. Bye!